Kumusta mga kabasketball? Sa huling limang laro ng Los Angeles Clippers, ibang level ang ipinapakitang laro ng kanilang franchise superstar na si Paul George. Mapatres man, mid-range o sa loob ay talaga namang walang makapigil sa kanya. Maliban pa dun, maganda rin ang ipinapakita niya sa depensa. Siyempre, alam naman natin si Paul George, diba? Magmula noong kanilang season opener laban pa sa Los Angeles Lakers, sa pagkawala ng kanyang co-star na si Kawhi Leonard dahil sa injury, ay kinailangan niyang mag-take over at gumawa ng bagong approach sa kanyang laro na nagawa niya rin naman. Nang dahil sa mga nakaraang panalo ng Clippers, itinanghal si Paul George bilang Western Conference Player of the Week. Isang magandang pangitain para kay Coach Tyronn Lue. Ano na, kahit medyo naging maalat sila pagkatapos nilang matalo sa New Orleans Pelicans. Sa huling limang laro ni Paul George ay nag-average siya ng 31 points, 5.6 rebounds at 5.2 assists at may kasama pang dalawang steals sa 54.8 shooting from the field. Mainit na mainit. Ang mga stats niyang ito ay halos katulad ng stats niya noong nasa Oklahoma City Thunder pa siya, kung saan siya ay naging finalist ng parehong MVP at Defensive Player of the Year. Ang isa sa mga katanungan ngayon ay kung kaya niya bang isustain ang laro niyang ito ng buong season, lalo na't wala pa rin si Kawhi Leonard na makakatulong sana sa kanya, na ngayon wala pa rin timetable kung kailan nga ba siya makakabalik. Kailangan talaga niyang ipagpatuloy ang ganitong level ng laro niya upang ipush pa ang Clippers sa taas ng standings. Ibig sabihin nito ay kakailanganin pa niyang maglaro ng 40 minutes kada laro at i-take over ang leadership role ng kanilang koponan. Hindi naman maikakaila na ginagawa talaga ni Paul George ang lahat ng makakaya niya para maipanalo ang mga laro ng Clippers. Pero may mga notable teammates din naman siyang malaki ang naiaambag at nakapagbibigay ng tulong sa kanya na maibigay ang space na kailangan niya para gawin ang mga bagay na ginagawa niya sa loob ng court para mas maging epektibo siya. Bukod dito, kapag naman si Paul George ay nasa bench, napapanatili namang sumabay ng mga rotational players nilang sina John Wall, Ivica Zubac at si Marcus Morris sa mga kalaban. Nakapagbibigay din naman ito kay Tyronn Lue ng options para mapunan ang mga kakulangan nila habang wala pa si Kawhi Leonard. Ang isang problema dyan, sa edad na 32 years old ni Paul George, maaaring magsimula ng mag-breakdown ng katawan nito habang tumatagal ang season. Nangyari ito nung mapunit ang UCL niya noong kalagitnaan ng Disyembre ng nakaraang season. Wala sana siya ngayong bit-bit na mabigat na pressure sa kanyang balikat kung available lang sana ngayon si Kawhi. Gayunpaman, hindi yon ang malaki nilang pasanin ngayon. Nagdagdag ang front office ng mga players tulad ni Wall noong off-season upang tumulong sa kanilang karera ngayong season habang wala pa si Leonard. At mayroong ding dalawang veteranong gwardya si Lue na sina Reggie Jackson at Norman Powell. Pero hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila yung mga laro nila. Kumbaga, hindi pa sila nagkakapaan. Hindi pa tunay na laruan ang ginagawa ng mga ito. Pero gayunpaman, ay tiyak na makakaasa pa rin ng mga fans ng Clippers na sapat ang mga talento na nakapaligid kay Paul George na nagbibigay ng space para sa kanyang efficient na 3-level scoring abilities. Pero eto ang tanong mga kabasketball, sapat kaya ang mga talentong ito na dalhin sila sa playoffs kung madalas nawala si Kawhi Leonard? Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is... I saw-